Hello mga kabarya, welcome again dito sa channel natin Altcoins PH1611 at welcome sa mga unti-unti na na-add dito sa channel natin Altcoins PH1611. Maraming salamat sa mga nag-subscribe at maraming salamat pala, marami tayong mga tagapanood sa iba't ibang bansa lalo na sa Japan, sa Singapore, meron din sa Australia at sa Amerika mga kabarya. Dito naman sa atin sa Pilipinas, maraming salamat sa mga kapwa natin coin collector at sa mga kapwa din natin kabarya dito sa Pilipinas. Maraming salamat at sana patuloy pa rin kayong manonood sa mga iba't iba naman nating mga coin review at coin update. Now, sa ngayon, ito yung barya natin na 1 peso 1976. So, 1 peso 1976, ito yung bibigyan natin ng update base sa mga sources natin. Now, ito yung kaniyang reverse Jose Rizal with the 1 peso. So, 1 peso Jose Rizal, Republika ng Pilipinas. While ito naman yung kaniyang obverse, coat of arms of the Philippines with ang bagong lipunan and 1976, Bangko Sentral ng Pilipinas. Now, diretso tayo sa update kasi yun lang naman yung hanap natin, yung may value appraisal. Dito sa AllNomis, dito tayo may source tayo dito sa AllNomis.com, 1 peso 1976. So, ito yung barya niya na 1976. Base dito, may value quotation si AllNomis. Dito tayo sa value quotation niya. So, category, pag very fine, 0.15 US dollar. Pag extra fine, 0.25. Yun yung value appraisal. Nag-appraise si AllNomis. Uncirculated, yung may mataas, 0.75 pag uncirculated. While dito naman, may nakita din tayo ibang source natin dito sa eBay. So, 1976 din, gaya sa barya natin. 1976. Sa eBay, international selling ito, 1 peso 1976, may 55 pesos. 55. Pero mas mataas pa yung shipping. Again, kasi international selling po ito, nasa 1,387.27 yung shipping. So, yung value niya in dollar, nasa 1 US dollar. So, may value na itong baryang ito, at least, pero again, depende pa rin sa quality. Kagaya dito sa in.numista.com, 1 peso 1976. So, yung uncirculated nasa 57. Yung very good, 32, yung value appraisal with the 30 million examples, 32% yung kanyang frequency. So, sa ganitong klaseng barya, yung barya natin is luma na, halos wala na itong value. Kasi depende kasi yung mga coin collector, yung hanap talaga nila, yung may unique feature, yung good quality, o yung may mga error sa barya nila. Yan lang po. Maraming salamat and God bless and keep watching and keep safe.